Institute of Technology Philippines. At isa rin po siyang broadcaster sa television. Napapanood siya sa Global News Network, sa GNN. Kaibigan po natin. Ano po, at siya po ang tumutulong din sa atin para makilala ang Ilonggo ng Zambales sa buong mundo. Sa pumamagitan ng kanyang mga programa sa turismo para ma-feature po yung ating mga bayan-bayan dito. Palapakan po natin si Mr. Willie Espirito. Salamatan natin ang presence ng ating Public Employment Service Office of PESO Manager ng San Marcelino, si Ivy Garcia. Kaya nga, ito rin ang aking mensahe sa inyo na sa panahon na ito, ang aking advocacy sa mga taga-Zambales, pare-parehas tayo dapat ang laman ng utak natin, trabaho. So, ang problema, ginapang, nag-graduate, naging college degree holder, nakadisplay na sa dingding yung kanyang picture na nakatoga, pati yung kanyang diploma. After 1 year, 2 years, sabi nung lolo, ay apo, kailan po magkakatrabaho? Sabi naman nung apo, hey lo, akala ko ba pangarap lang natin makagraduate ako? Kailan po ba ako magtrabaho? Number one nilang objective ngayon ay sa SBMA, magkaroon dyan ng maraming mga call centers. Hindi na tayo kinakailangan pumunta ng clerk. SBMA mismo. Kaya lang sa ngayon, wala pa. Bakit wala pa? Eh kasi kung konti pa lang tayo mga taga-Zambales naka-qualify mag-work as call center agents. So hindi ma-justify ng kumpanya maglagay ng branch dito sa SBMA kasi kulang ang mga call center agents sa taga-Zambales. That's why ang GIS Institute, tayo lamang siguro ang eskwalahan dito sa Zambales na Luanga po City na nag-o-offer ng call center training. Accredited tayo ng TESDA. Kaya samantalang inyo yung pagkakataon na yun. And what we did, we partner with Sutherland Call Center Company in Clark. Pag gusto mo mag-aral dito, i-screening ka muna ng Sutherland. Kung pwede ka na magtrabaho sa kanila, they will hire you immediately. Kung kailangan pa ng further training, scholar ka dito. Kumuha ka ng free call center training dito. Pero kung talagang hindi ka pwede, sasabihin ng Sutherland, sorry po, hindi ka talaga pwede. At pag hindi ka pwede, we will not also offer you the scholarship. Kasi tapatan dito eh. Ang importante, makakapagtrabaho at mabuting tinapat ka sa simula. Kasi yung kinuha ka, kasi nagbayad ka ng enrollment, kinuha pera mo, tapos nag-graduate ka na. Pagka-graduate mo, sabi sa'yo, mabahala ka sa buhay mo. Graduate ka na eh. Tapos nagbayad ka na. Kumbaga, kumita na ang school sa'yo. Pero ang tanong, magkakatrabaho ka ba? Kaya ang sinasabi ko nga sa mga schools ngayon dito sa Zambales, I happen to be the chairman of the Olonga po Zambales. I am now a member of the Zambales o SAPTI, Olonga po Zambales Association of Tertiary Institutions. Anong sinasabi ko sa kanila? Sana naman po lahat na mapapatapos niyong bata, tulungan niyo rin pong magkatrabaho. Because in the end, your success as an institution, as a school, is not only dependent on the number of your graduates, but on the number of your graduates who were able to find jobs. At ang isang magandang balita namin sa inyo, sa pamamagitan ng GIS Institute of Technology Philippines, magkakaroon tayo dito ng Korean Language Training Center. I'm here in Pondakit, San Antonio, Zambales with the Hope Foundation and of course with Madam Marie. Good afternoon and good evening, Madam. Good afternoon, FYI. Yeah, can you introduce to me the lady in blue? The lady in blue is Dr. Baby Santa Inez. And the other one? This is Dr. Zenny Magbohos. I'm Dr. Violeta Manansala. Joanna. Rick Magbohos. Grace Santa Teresa. Dr. Getchalian. I'm Dr. Kwong. What is this all about, the HOPE? What do you mean by this HOPE Foundation? This HOPE Foundation is Help for the Poor Enterprise. That's what H-O-P-E means. And our goal is really to help the ITAs
following the eruption of Pinatubo in 1991. We started coming in 1993, and we've been coming every year since, just offering services, free services to the ITIS. So you have medical missions today, yes. Dental or what? Dental, medical, and surgical. And how do you like helping Filipinos like the indigent one? Love it. Yeah. Yeah, or else I wouldn't have been doing it all these years. My husband's Filipino, mm-hmm. So that's. Your husband is a Filipino, yeah. So you love Philippines. I do. Okay. And likewise, mga kaibigan, yung pong naka-t-shirt na white, yan po si Mrs. Tima, ang mother ni Rapi Tima, ang kapatid po natin sa media. And likewise, may auntie, si Manang Jean Henyo. Doc! Anong nararamdaman ng pagtulong natin sa ating mga kapwa may hirap? I love to help them as much as possible. Hopefully I can do more. Tora Grace, where did you get the medicines? Where do we get the medicines? Yeah. I'd have to ask Margie for that. Hello, Margie. Where did you get the medicine? At generic pharmacy. Uh-huh. Yeah, we purchase it at generic pharmacy. Do you contribute, it's one of you, to buy that medicine? No, well, the foundation. During the year, we have fundraisers, and with the money that we make in the fundraisers, we afford this mission. Okay. So. And we buy everything ourselves. All of us pay our own airfare, our own hotels, food and everything. Okay. We're self-sustaining. And of course, with Mami Tima. The Hope Foundation had been doing this for almost 30 years. Yearly, every January, they come to the Philippines, and with our as a partner, we help them find the places that need the that need the help very much. So, we are ever thankful to the Hope Foundation for doing this, to especially to the ITAS. Thank you so much. I love Hope Foundation. Mabuhay! Partner, paalam na tayo. Ako po ang inyong kaibigan, Willie Espiritu. At ako po naman, si Congressman Nicky Briones ng AGA Party List. At ito po ang FYI, for your information. FYI!